Kung paramihan ng dami ng tao at paramihan ng dami ng toppings na ilalagay sa pansit, dito ka na daw dapat pumunta sa pansitan na ito. Sa dami nga daw ng pumupunta na tao dito ay nakakaubos sila ng 180 kilos ng pansit tugigaraw, 120 kilos ng karahay at 90 kilos na chicharong bulaklak. At sa loob lang yan ng isang araw. Isipin nyo yun, sa dami ng taong pumupunta dito, ang dami nilang nauubos na karne. At nakakapag-serve sila ng halos 1,000 tao sa isang araw lang. Kapag sinabing Tugigaraw City, una talagang pumapasok sa isipan ko yung pansit Batil Pato. Kaya ngayong araw, Beros, puntahan natin tong pinipilahan, dinarayo at palaging trending na pansit Batil Pato. Napasugod nga kami dito sa may Jed's Pansiteria na matatagpuan sa Manlo Street, Clinaw West, Tugigaraw City. Pagdating nga namin sa kanilang pansiteria, ito kaagad ang tumambad sa amin napakaraming tao. Pila-pila at maraming naghihintay ng maupuan. Pumasok pa nga ako sa kanilang kusina para ipakita kung paano nila niluluto yung masarap na Batil Patong. Dito nila niluluto yung kilo-kilong Mickey ng Tugigaraw. Alam nyo ba, dahil sa sobrang sikat nila, nakakaubos sila ng 180 kilos ng pansit. Katumbas yan ng mahigit kumulang 1,000 katao. Dito naman sa kabilang parte ng kanilang lutuan, dito nilalaga, piniprito at tinatadtad ng maliliit ang mga karahay na pinangtatapping sa pansit Batil Patong. Alam nyo bang nakakaubos sila ng 120 kilos ng karahay sa isang araw? 10 kilos naman ng Shanghai na sila mismo ang gumagawa. At ang chicharong bulaklak na paborito ng mga high blood, nakakaubos din sila ng 90 kilos a day na pangtappings lang sa Batil Patong. Alam nyo bang 4 years pa lang tong Jed's Pansiteria, pero isa sila sa pinakasikat, pinakatrending at pinipilahan na pansitan dito sa Tugigaraw. Hindi nga daw kompleto ang iyong pansit journey kung di mo pa natitikman yung kanilang pansit. Dito naman makikita natin piniprepare nila yung iba't ibang order. Meron kasi silang balor 100, 110, 130 at 160. Magdidepende lang ito sa dami ng toppings na ilalagay nila. Sa halagang 160 pesos, ito na yung makukuha mo. Meron na itong dalawang chicharong bulaklak, dalawang Shanghai, punong-puno ng karahay, at meron na rin itong karabeef. Kung titignan nga ay para itong pansit Batil Patong na may konting pansit dahil mas marami yung toppings nito. Isa rin sa pinagmamalagi nila dito na kahit marami yung toppings na nilalagay ay hindi pa rin nawawala yung masarap na lasa ng pansit Batil Patong. Kaya nga kung hindi ka mahilig sa mga toppings ay pwede mo namang orderin yung ting 100 lang. Pagdating naman sa kanilang poached egg, ganito yung gustong gusto ko, yung tumutulo pa talaga yung egg yolk. Pagdating naman sa lasa ng kanilang pansit as a whole, 10 out of 10 yung rate ko dito. Kung masasuggest ko ba sa inyo na worth it ba tong puntahan, worth it ba tong dayuhin sa halagang 100 to 160 pesos, yes na yes naman, Beros. Hindi sila sumikat ng ganitong kalakas kung hindi worth it yung kanilang pagkain. Sa dami nga ng pansitan na natikman ko, isa ito sa top 3 na pansiteria na napuntahan ko. Gusto mo rin bang sumama sa mga pansitan o kainan na pinupuntahan namin? Tulad nila, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment at syempre i-share ang ating video. Hanggang sa susunod na food destination natin, Beros, lagi niyong tatandaan, ride safe always.